tol. Ang pag-uusapan po natin sa oras po na ito, walang iba kung hindi ang kagalingan po ng ating mahal na Pangulo kung paano po niya dinidil ang criminality dito po sa ating bansa. Alam naman po natin na napakalawak po ng mandato ng ating Pangulo, pero hindi po mawawala dyan ang basic. Ano po yung basic? Protektahan at siguruhin na ang taong bayan at ang bansa ay maayos at may katiwasayan. Nakalagay po yan sa ating konstitusyon. The prime duty of the government is to serve and protect the people. And it happens now na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang pinuno ng ating gobyerno, kaya dapat protektahan at siguraduhin na ang mga mamamayan po sa ating bansa, sa loob at labas po ng ating bansa, ay nasa maayos na kalagayan. Kaugnay po niyan, kanina nagkaroon po ng pagpupulong ang ating mahal na Pangulo kasama po ang Interagency Council Against Trafficking at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sabi po dito ng ating Pangulo sa kanyang Facebook page post, hindi hahayaan ng administrasyong ito ang pagtapak sa karapatan ng mga Pilipino saan man sila naroon, kaya ipaglalaban natin ito sa abot ng ating makakaya. Ito po yung pulong ng ating Pangulo diyan nga po sa mga binanggit na ahensya, ang PACC, ano, PAOCC, no? PAOCC, at saka ang Interagency Council Against Trafficking. Ngayon, kung titingnan po natin ang mga photograph dito, mga tol, binubuo po ito ng iba't ibang ahensya. Particularly, karamihan ang bumubuo po dito ay may kaugnayan sa law enforcement administrations ng ating executive branch of the government. Nandiyan po ang DILG, nandiyan po ang ating executive secretary, ang ating Department of Justice secretary, and other significant individual that contributes for the national security ng ating bansa. Ano? Pero siyempre, ang pinaka-main focus po ng ating topic, dahil nga po ito ay may kaugnayan sa criminality, hindi po mawawala ngayon ang isang nakakalungkot na pangyayari noong March 4, 2023. Past 9 in the morning, pinasok ang bakura ng bahay nito pong si Governor De Gamo at walang habas na namaril ang mga suspek sa loob lamang ng 41 segundo, patay po ang 8 katao, kasama po dyan si Governor De Gamo Pangsiam na lumisan sa ating mundo noong past 11 in the morning na. Nasaktan din po dyan ang 17 mga katao. Kaya samot-saring mga kaso ang kinakaharap ng mga suspek sa likod ng pagpatay na ito dyan po sa mga biktima ng Pamplona Massacre. Pero unahin muna natin ang medyo baliktanaw ng mga magagandang yugto sa buhay po nitong si Governor De Gamo. Kung titingnan po natin ang Facebook page niya sa kasalukuyan, updated a while ago o 3 hours ago, shinare po ng kanyang Facebook page, Governor Ruel Ragay De Gamo, ang mga masasayang yugto na ito kasama po ang kasalukuyan na yatang gobernador. Kung hindi ako nagkakamali dito, ito pong kasama niya ngayon, ito na yata, kung hindi man admin o kung hindi man, hindi ko kasi kilala kung sino po yung gobernador ngayon ng Negros Oriental. But ang mahalaga, tingnan muna natin kung ano po ang makikita natin sa video na ito. Masayang isang gobernador na masaya habang nakikipaghalubilo sa kanyang mga constituents. Hindi ko malakihan yung video eh. Pasensya na kayo ah. Hindi ko malaki ulitin natin yan. I-mute ko ah kasi baka ma-strike tayo ng copyright eh, no? Anyway, i-appreciate na lang natin yung kasiyahan ng mga tao na kahalubilo po dito ni Governor De Gamo. At makikita po natin na malapit po talaga siya sa kanyang mga kasamahan na public servant. At siguro marahil dito sa video na ito, hindi man kompleto, o may mga pagkakataon palang ipapakita din ng ibang mga tagpo sa buhay niya, no? O sige, anyway,
Tingnan na lang po natin ano, kasi hindi ko ma-play yung audio dahil hindi ko alam kung anong source ng music. Marahil ito ay yung kanyang opisina diyan po sa Negros Oriental bilang gobernador. Okay? Ang buhay talaga ng tao, ano, mga tol, napaka-hiwaga, ano. Kung titingnan mo, kasama mo lang kahapon, bigla na lang lilisan ngayon. Ganun talaga, una-una lang naman ang buhay ng tao. Ang mahalaga, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ang greatest fear niya, kung lilisan siya ng mundong ito nang hindi po siya nakatulong sa ibang tao. Ano, kumbaga, kung hindi siya nakapagbago ng buhay ng ibang tao, yun po yung pinakakinakatakutan ni Pangulong Bongbong Marcos. And perhaps, siguro, sa ating lifetime, ano, naghangad tayong tumulong sa ibang tao. Kasi iba talaga yung pakiramdam na nakakatulong ka. Iba rin yung pakiramdam na yung pagtulong na yon tao sa puso mo. Hindi yung dahil lamang trabaho mo ito. Kung hindi, kaya ka nagnanais na tumulong dahil ikinasasaya mo ito at syempre, naniniwala ka na ang pagtulong sa kapwa ay mabuti para sa iyo bilang isang tao. Ang nakikita po natin ngayon ay nung buhay pa si Governor De Gamo, kasama po ang ate ng bayan na si Senator Aimee Marcos. O, napakarami po. Ito po yung kinukwento ni Senator Aimee Marcos na una po nilang pagtatakbo matapos po ang eleksyon. At meron nga sanang kasunod na tagpo po iyan sa March 29 yata yon. Kung bago magkatapusan po ng buwan pong ito, mauulit sana ang pagtatagpo nila dahil magbibigay pong muli sila ng AIX, yung Assistance for Individual in Crisis Situations. Yan. Okay? Now, going back dito po sa ating pinag-uusapan na si Governor Ruel De Gamo, ang kanyang mga labi po ay dinala na po sa kanyang bayan na Sinilangan. Ano? Ito po ay sa Bunawon ng Shatton sa nasabi pong lalawigan. Barangay Bunawon pala ng bayan ng Shatton sa Negros Oriental. Doon po magpapatuloy ang public viewing dito po kay Governor De Gamo at inaasahan po natin na sa Huwebes siya po ay ihahatid na sa kanyang huling hantungan. Yan. Ngayon, ano ba ang development sa kaso po nitong si Governor De Gamo? Una, ang pahayag po ng abogado ng akusado o ng respondent na si Attorney Ferdinand Topacio. Ayon po kay Attorney Topacio, ang lead counsel ni Congressman Tebes, natatakot daw sa kanyang seguridad ito pong si Congressman Tebes. At ayon din po dito kay Attorney Topacio, ang mga ebidensya daw po laban dito kay Congressman Tebes, katulad po kay Gerald Bantag, sabi ng abogado nito na si Attorney Rocky Balisong ay hearsay. Hearsay evidence lang daw po ang mga ebidensya laban po dito kay Congressman Arnie Tebes. Pero siyempre, since natatakot sa kanyang kaligtasan ito pong si Congressman Arnie Tebes, ayon sa kanya yan, nagsalita po dito si Speaker Martin Romualdez. Ayon po sa kanyang pahayag kanina, I quote, "I have yet to receive any communications from Congressman Arnie since I appealed to him to return home." Wala pa raw po siyang nare-receive na anumang pahayag o pakikipag-usap dito po kay Congressman Arnie Tebes simula nga po kahapon nung siya po ay nanawagan na siya ay umuwi na dito sa Pilipinas. Sabi pa dito nitong si Speaker Romualdez, inaasahan po niya na si Congressman Arnie ay hihid sa kanyang pag-apila na bumalik na po sa trabaho sa lalong madaling panahon. Kasi yung paglabas daw po ng bansa nitong si Congressman Arnie Tebes ay hindi na raw po otorisado ng House of Representatives. Sinabi niya pa rito, nagsalita na ang mga opisyal ng PNP. They are willing to provide security to protect him from bodily harm. All Congressman Arnie needs to do is make the appropriate request. Our law enforcers cannot extend this protection outside the Philippines. Yan po ang pahayag ni Speaker of the House
Martin Romualdez ngayong araw po ng Marso, ngayon pong 13 ng Marso 2023. Ano pa ang mga development? Ito po ang naging press conference kanina ng ating Secretary of Interior and Local Government matapos po ang National Capital Region Peace and Order Council meeting. Basahin ko po ang balita. Kasama po dito siyempre ang NCRPO chief na si Major General Estomo at saka ang spokesperson po ng Philippine National Police na si Attorney Colonel Jean Fajardo. At nakikita din po natin, marahil siya po ang chairperson ng Peace and Order Council ng NCR, kaya nandito po si Mayor Zamora. Basahin ko po ang balita, no? Ayon po dito, mga kasong isasampa laban sa nasa likod ng pagpatay kay Governor De Gamo, madadagdagan pa. Tiniyak ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Benhur Abalos, na madadagdagan pa ang mga kasong kanilang isasampa laban sa mga nasa likod ng madugong pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel De Gamo. Inihayag ito ni Abalos sa pulong balitaan matapos ang pagpupulong ng Regional Peace and Order Council, National Capital Region sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority sa Pasig City ngayong araw. Ayon kay Abalos, nasa 17 kaso na ang kanilang naisampa at mayroon pang 13 kaso na kanilang ihahain sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, nakakapaghain na sila ng 8 kaso ng murder, 16 na kaso ng frustrated murder. I do not know bakit 8 lang ang nailagay dito sa balita. Ay alam natin, siyam ang pinatay. Baka nagkamali na naman po ang pagkakasulat ng balita. Ano? I-correct na lamang natin. Okay, tuloy ko lamang po. Sa kasalukuyan, nakapaghain na sila ng 8 kaso ng murder. I see. Baka, pero hindi eh. Kasi siyam ang patay eh. Kaya dapat automatic, 8 kaso ang naisampa doon po sa apat na suspect na nasa kustodiya po ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Oh, anyway, binabasa ko lamang po ang kasi baka ma-fake news tayo. Sa kasalukuyan, nakapaghain na sila ng 8 kaso ng murder, 16 na kaso ng frustrated murder, isang kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Law at 2 kaso ng paglabag sa Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Ang napansin ko sa balita, parang kulang. 17 kasi ang nasugatan. Ano? Ibig sabihin, yung frustrated murder, o baka yung iba doon, serious physical injury na lang. Pero hindi maaaring magkaganon eh. Anyway, naguguluhan ako sa balita na ito ha. Pero ang pagkakaalam natin in the past news, siyam ang namatay, kaya supposedly, siyam dapat ang kasong murder. 17 ang seriously injured, kaya supposedly, dapat 17 din ang frustrated murder. Kabilang naman sa mga nasampahan ng unang apat na arestang suspect kasunod ng ikinasang follow-up operations, gayon din po ang iba pang tinatawag na John Doe's. Kung tatandaan po natin, apat pa lamang po ang nahuli, isa ang napatay, tapos meron pa pong mga John Doe's na tinatawag kasi hindi pa po ina-identify ng ating kapulisan kung sino-sino po ba ang mga nasa likod pa ng krimen na ito. Pero ang maganda ngayon dito, mga tol, sinasabi nila na hindi pa raw po ito nakakalabas ng Negros Oriental. Kaya naman ang ating gobyerno, sa kautusan po ng ating mahal na Pangulo, ay nagpadala po ng mahigit sa 10,000 sundalo. At 50 po doon ay well-trained. Yung tinatawag na light reaction unit ng ating ng ating Armed Forces of the Philippines. Ang katumbas po nito kung iahalin tulad natin yung US Navy SEALs. Pinakamagaling na sundalo, ika nga, sa larangan po ng combat operations. Nandiyan po ngayon sa Negros Oriental. Ngayon, dahil po merong issue na ang 6 na pulis at 5 po dito ay hindi daw po nag-duty nung panahon na napatay ito pong si Governor De Gamo noong March 4, 2023, nagkaroon na po ng seryosong concern ng ating Kongreso at sa pangunguna po ng chairperson ng Committee on Public Order and Safety chair na si Dan Fernandez nga, ay magpapatawag po sila ng congressional hearing. Basahin ko po ang balita. Sabi po dito, hindi daw po imbitado si Congressman Tebes sa kaugnay po ng pagdinig sa Kamara sa pagpaslang kay Governor De Gamo. Nilinaw ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na hindi imbitado sa ikakasang pagdinig ng committee hinggil sa pananambang kay Negros Oriental Governor Ruel De Gamo, si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Tebes. Ayon sa kinatawan,
mas nakatuon ang kanilang investigasyon sa security detail ni Governor Degamo. Ayon po dito kay Fernandez, I quote, sa tanong mo kung naiimbitahan ni Congressman Tebes sa ngayon, hindi namin siya inimbitahan doon sa hearing kasi nga yung focus namin ay tungkol doon sa security na nagkaroon ng lapses sa kanilang trabaho. Out of six, isa lang yung nandoon. Somehow may basis yung sinabi ni Speaker. So we need to investigate that at baka may connection ito sa mas malawak na problema ng ating PNP. Pero nagkaroon na po tayo ng live streaming kanina rito na ako'y nananawagan naman na huwag kagad natin husgahan ang PNP sapagkat hindi po kasi pangalan ang na nalalagay sa alanganin kung hindi yung buong organisasyon. Kung meron mang limang katao dyan na pulis na maaaring may kaugnayan sa pagkakamatay nitong si Governor Degamo, it doesn't mean na ang buong PNP National Police o Philippine National Police ay masama na. Kaya sana hintayin po natin ang kalalabasan ng iba't ibang investigasyon kasama na po dyan ang investigasyon ng Philippine National Police. Ayon pa po dito sa balita, bagamat hindi anya malayo na mabuksan ang usapin ng pagkakadawit ni Tebes sa kaso ni Degamo, biligyan din nito na nananatiling inosente ang kasamahang mambabatas hanggat hindi nahahatulan ng korte. Tama. In fact, yan po ang kanilang stand ngayon, ang kanyang abogado, na magdahan-dahan po ang ating mga taga-komento at publiko sa paghuhusga dito po kay Congressman Arnie Tebes sapagkat meron pong jurisprudence na hindi porket akusado ka, ikaw ay guilty na kagad. At higit sa lahat, meron po tayong karapatan sa ating saligang batas na tayo po ay ipagpapalagay ng batas na inosente hanggat hindi po ito napapatunayan ng walang halong pag-aalinlangan. Okay, tuloy pa po natin. Dagdag pa ng Laguna Solon, kailangan nilang maging patas sa sitwasyon lalo at wala pa namang formal na kasong inihain kay Tebes. And anya ni Fernandez, I'm pretty sure baka madiscuss din yan. But of course, syempre alam naman natin na we have to balance everything. Kasi nga, presume innocent siya until proven guilty. At wala pang nag-file ng kaso, so ano pa naman yan? Collation of all the evidence and then preliminary investigation. At korte naman ang maghahawak niyan. Ayun pa po, sa balita, ang investigasyon ng kamera ay kasunod ng atas ni Speaker Martin Romualdez na silipin kung bakit wala ang security detail ni Degamo nung araw na tambangan ito. At hindi lamang po ang Kongreso ang nakatutok ngayon dito, pati po sa Senado. Kung mapapansin po natin, kanina nagpahayag po itong si Senator JB Ejercito sa kanyang press conference. Pero simplified na lang po natin ang kanyang intention dito. Sabi po sa balita na shinare po ng Negros News Network, pero kung gusto niyo pong panoorin ang kabuuan ng video ng conference nitong ng press statement nitong JB Ejercito, punta po kayo sa webpage po sa Facebook page po ng Senate of the Philippines. Ayon po dito sa shinare na balita, si Senator Ejercito po ay nirekomenda na i-relieve ang kabuuan po ng puwersa ng pulis diyan po sa Central Visayas habang isinasagawa po ang investigasyon sa pagkakapatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Yan po ay kanyang binanggit kanina sa nabanggit na press conference. Meron bang magiging basis ang request na ito nitong si JB Ejercito, Senator JB Ejercito? Perhaps meron, pero hindi po naman ibig sabihin na kapag nirelieve mo yung buong puwersa ng Central Visayas ay masosolusyunan na yung problema doon po sa region. Ano? Kasi pagka sinabi mong Central Visayas, it pertains to probably Region 6, Region 7, Region 8 kung hindi ako nagkakamali. I-correct na lang ako kung anong region po ang Central Visayas. But definitely Region 7 po yan. Kasi nandiyan po ang Negros Oriental. Kung i-relieve mo yung buong region, this is not practical. Ano? Alam nyo, bilang dating pulis, marami po sa mga kapulisan po natin ang nakabase ang kanilang efficiency sa pagtatrabaho dahil malapit po yung kanilang pamilya sa kanilang pinagdudutihan. Isa po yan sa pinakakonsiderasyon. Kaya nga po nung panahon ni General Cascolan bilang Chief PNP, isa po sa kanyang naging programa ay yung tinatawag na regionalization ng assignment ng ating kapulisan. Kung ikaw ay taga-probinsya, dapat doon ka ma-assign kasi mas familiar ka, at the same time alam mo ang lengguwahe. Kung aalisin ang buong Central Visayas Police Force, eh tingin ko that is impractical, Senator JB Ejercito. But with due respect again sa inyo pong panukala, sa inyo pong suhestyon, hindi po ako sumasang-ayon bilang isang pangkaraniwang vlogger
dyan po sa inyong suhestyon na tanggalin lahat ng mga kapulisan dyan po sa Central Visayas. At finally, para po sa ating huling pag-uusapan, ito po ang pahayag naman nitong si Secretary Boying Remulla. Ayon po sa kanya, itutulak po nila ang extradition treaty laban kay Congressman Arnie Tebes para ito ay mapauwi ng bansa. Ngunit, mangyayari lamang po ito kung magkakaroon daw po ng kaso itong si Congressman Arnie Tebes. Kaya sa ngayon, wala pong magagawa ang ating otoridad na pauwiin dito ng pwersahan ito pong si Congressman Arnie Tebes. Maliban na lang ang House of Representatives. Baka meron po silang internal rules considering na yung tao ay hindi po bumalik after the expirations of travel clearance na inisyo sa kanya ng House of Representatives, eh tingin ko meron yung internal rules na malalabag at the same time, pwede po siyang makasuhan siguro ng paglabag sa Republic Act 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Employees and Public Officials as well as Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices. Pero ulitin ko ang binabasa ko pong balita, ah. Sabi po dito ni Secretary Jesus Crispin Remulla, itutulak nila ang extradition laban kay Congressman Arnie Tebes para mapauwi ng bansa. Ito ay matapos tanungin ang kalihim sa posibleng hindi na pag-uwi ni Tebes sa bansa. Pero nilinaw naman ni Remulla, posible lamang ang extradition kung masasampahan ng kaso ang kongresista para sa Degamo case. Sa huling info kung nasaan si Tebes, ayon kay Remulla, may nagsasabing nasa Southeast Asia na ito. Yan po ang mga development sa kaso nitong pagpatay kay Governor Roel Degamo at iba pa at pagkakasugat po ng 17 katao. Sana ang problema na ito na kinakaharap po ng ating bansa laban sa kriminalidad ay matuldukan na sa mga ganitong pangyayari. Hindi na sana mang maulit pa na meron pong magbubuwis ng buhay para lamang matukoy kung sino po yung mga nasa likod ng mga pagpatay sa nakalipas ng mga panahon. Ayaw na po sana nating maulit yung nangyari kay Gerald Bantag o rather kay Percy Lapid kung saan nalaman lamang ang mga katiwalian di umano sa loob ng Bureau of Corrections kung hindi pa namatay si Percy Lapid. Tapos ngayon dito, nalaman lamang na ganyan pala katalamak ang sistema ng peace and order dyan po sa Negros Oriental at the expense na naman ng buhay nitong si Governor Roel Degamo. Nakakalungkot, di ba? Kasi bakit kailangan may magbuwis ng buhay para lamang bumuti at maging matiwasay ang ating lipunan? Sana sa tulong po ng mga mamamayang Pilipino, tayo po, kapag tayo po ay nakakakita ng mga hindi kaaya-ayang mga gawain sa ating komunidad, huwag po tayong matakot na magbigay po ng impormasyon sa ating mga otoridad. Pero syempre, mag-ingat po kayo. Ano? Siguraduhin po ninyo na ang inyong bibigyan po ng impormasyon ay mapagkakatiwalaan nang sa ganun hindi naman po malagay ang buhay ninyo sa alanganin. With that, maraming salamat. Sana kahit paano na-update po kayo sa ating sa pagsubaybay nga po natin dito sa kaso ni Congressman Arnie Tebes na kanyang kakaharapin at the same time yung pagpatay na ito kay Governor Degamo at saka ng walupang iba at pagkakasugat ng 17 katao. Maraming salamat. Bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout muna!